Sangayon sa'yo, kagandahang loob, mga kasalanan ko iyo pawiin, ayon din sa'yong pag-ibig sa'kin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Sa ating pong pagdiriwang ng Banal na Misa, ating alalahanin ang dalawang napakahalagang ating pinatutungkulan araw-araw sa ating Banal na Misa. Una, ang mga may sakit kasama ang ating mga hiling at hiling ng mga nagpa-intensyon ngayong umagang ito sa ating Banal na Misa. Yan po ang una. Ikalawa, atin ding isama sa ating pinatutungkulan o ipinapanalangin ang lahat ng mga hindi pa nagbabalik loob sa Diyos. Sapagkat ang buod ng pagdiriwang ngayong mga panahon na ito ng Kwaresma ay hindi lamang ang paghahanda sa pagsama sa ating Panginoong Jesus sa kanyang passion and death para makasama tayo sa kanyang resurrection. Ganon din ang we come to terms with our or the invitation of God na tayo ay magbalik loob at magbagong buhay. Isama natin sa ating mga panalangin yung mga hindi pa nakakarating sa ganitong paglalakbay. Pwede nating sabihin Passover mula sa lumang buhay patungo sa bagong buhay. Upang sila rin katulad natin ay maakay ng Diyos patungo sa kanyang muling pagkabuhay. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ating pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga kasalanan. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Isama din po natin sa ating panalangin ang kapayapaan ng kaluluwa ni na Josefina Pastor, asawa po ni Dr. Luis Pastor, Bong Magudayaw, at ganun din po ang nanay ni Sister Janet Hernandez, isa po sa aktibo at napakasipag na server ng ating pambansang Dambana. Ama naming makapangyarihan, puspusin mo kami ng iyong kagandahang loob upang sa pagmamalabis kami laging tumalikod at sa mga utos mo kami naway makasunod
sa iyong patnubay at pagtataguyod sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Hoseas. Ito ang sabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong mga kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan na tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami maliligtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang namin gamit ang aming mga kamay. Sa iyo lamang makakatagpo ng awa ang aming mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel, at mamumulaklak siyang gaya ng liryo, mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng olibo at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan. Mamumulaklak na parang punong ubas at ang bangoy katulad ng alak na mukha sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian. At mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madara pa ang mga ngahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Sa paglabas namin sa bansang mabagsik, ganito ang wikang aking naririnig. Mabigat mong dalay aking iniibis, ipinababa ko ang pasaning basket. Iniligtas kita sa gitna ng hirap, iniligtas kita nang ikay tumawag. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat at sinubok kita sa Batis Meriba. Kapag nangungusap, ako'y inyong dinggin. Sana'y makinig ka, o bansang Israel. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Ang Diyos-Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipapakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Magsitayo po ang lahat. Sinabi ng Poong Mahal, kakasalanan ay talik.
suway ay pagsisihan, mag-aari ng lubusan ang poong Diyos na may kapal. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." "Tama po, Guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos," at wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Awareness is one thing. And doing something because of that awareness is another thing. Magkaiba po yung batid at alam natin sa ating puso at isip ang isang bagay. Pero yung may gawin tayo doon sa ating nalaman bilang tanda o hudyat ng ating pagkilos ayon doon sa ating nalaman, kakaiba pa rin yun. Kanina, bago po magsimula ang banal na misa, inyong narinig ang paanyaya ng hindi lang naman pambansang Dambana, kundi buong simbahan, lalo na ngayong mga panahon na ito, na magbalik loob. At yan pong paanyayang yan ay paanyaya sa ating lahat. Whether you talk of Lenten season and other seasons of the liturgical calendar, lagi namang ipinapaalala sa atin yan. At alam natin yan. Alam natin na palagi tayong pinapangaralan ng simbahan. As a matter of fact, yan po ay bahagi ng commandment of the church na at least magbalik loob tayo o mangumpisal man lamang sa loob ng, o isang beses sa loob ng isang taon. And for sure, a lot of you will come back again to the Sacrament of Reconciliation after a year, or probably for most of you who are more conscious of your sins and acceptance of your sins, ay mas marami pang beses kaysa sa isang beses. Ano ha? Pero yung malaman mong ito ang dapat mong gawin, malaman mong ito pala ang paanyaya sa atin ngayong mga panahon na ito, at gawin ang utos na magbalik loob at magbagong buhay, kakaiba yon. Kasi madali pong lumapit sa sakramento ng kumpisal at humingi ng tawad. We can do that as part of our routinary life. Una, dapat nating maintindihan na ang paanyaya sa atin mga kapatid ng mga panahon na ito ay paanyaya hindi lamang para maghanda sa pagsama sa Passion and Death of Christ.
On the one hand, it is a preparation for that kind of life that needs a lot of energy, that needs a lot of effort. On the other hand, it is also an invitation to repent, pagbabagong buhay. At ang pagbabagong buhay ay hindi paglapit lang sa sakramento ng kumpisal, bagamat ito'y bahagi, kundi ito'y may kasamang pagtalikod sa lumang buhay at pangakong hindi na muling magbabalik. Ang tawag sa lengguwahe ng simbahan is pagtawid. And it demands so much sacrifice. It demands so much effort dahil mahirap ang gagawin natin ito. Kaya nga ang paalaala ng simbahan ngayong umagang ito sa ating mabuting balita ay ibigin ng Diyos ng higit sa lahat. Tanging ang tunay na nagmamahal lang sa Diyos ang kayang tumawid sa ganyang hamon. Iba yung alam lang natin na dapat tayong magbalik loob. At iba din yung sa ating pagbabalik loob, meron tayong resolve na hindi na muling babalik sa ating lumang buhay at all cost. At ang magpapakapit sa atin sa kamalayang yan ay walang iba kundi ang pagmamahal at tunay na pagmamahal natin sa Diyos. Katulad ng aking sinasabi, ang daling lumapit sa sakramento ng kumpisal, paglapit ninyo sa pari at valid ang inyong mga ikinumpisal, for sure, igagawad sa inyo ng pari ang kapatawaran sa inyong mga kasalanan. Pero after that, tingnan ninyo kung ano ang resulta niyan. After a week ba, balik na uli kayo sa inyong dating ugali? After a month ba, eto na naman kayo? Binabagabag na naman ang inyong konsensya dahil nadala na naman kayo ng inyong kahinaan. Or after 3 months or after a year, eto na naman kayo, malayo na naman sa Diyos dahil sa hadlang na yan. It requires a lot of love. It requires a lot of commitment. It requires pagbabagong buhay at pagtalikod sa kasalanan para sabihing tayo nga ay nakatawid sa lumang sarili o sa lumang buhay na puno ng kasalanan patungo sa buhay na malaya. At yan ang ibig sabihin ng pakikinabang sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Ngayong umagang ito, paalaala din sa ating mga kapatid, ang pagbabalik loob. At ang pagbabalik loob ay hindi one-time shop. Kailangan natin ng number one, pag-amin at kamalayan sa ating mga kasalanan. Simula pa lang po yan ng hakbang patungo sa ating Panginoong Jesus. Kamalayan pa lang yan, nasa sa isip pa lang yan. Hanggat hindi tayo lumalapit sa pari at humihingi ng kapatawaran formally at iginagawad sa atin ang kapatawaran sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng simbahan, doon na ko-consummate yung ating resolve ng pagsisisi ng ating mga kasalanan. Tapos na ba doon ang lahat? Hindi. Pagkatapos maigawad sa atin ng pari ang absolusyon, merong penance na ipapagawa sa atin, hindi pa tapos doon ang ating pagtawid. Ang pagtawid ay tunay na nangyayari sa ating pagtalikod sa ating lumang buhay. At
pananatiling tapat at pagsisikap kahit mahirap na hindi na natin babalikan ang ating nakaraan. Ang hirap naman yan, Father, mahirap. Pero kung buo ang ating pasya at loob at tunay ang ating pagsisisi, mayroong magpapalakas sa atin sa ganyang pagtawid bilang tunay na nagsisisi sa ating mga kasalanan. Ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Yan ang magpapatibay ng ating mga sarili upang tuluyan tayong makatawid at makalayo sa lumang sariling batbat ng kasalanang naglalayo sa ating pagsama, sa ating Panginoong Jesus, sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay sa krus. Nawa, ngayong umagang ito, maging masidhi ang ating pagnanais na tumalikod sa ating mga kasalanan, na magsisi sa ating mga kasalanan upang makatawid tayo sa bagong buhay na alok ng Diyos sa ating lahat. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo ang aming handog, ang tinapayatala na ito handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, upang iyong kalugdan ng aming mga alay, dalisayin mo kami sa lahat ng kasalanan at huwag mong ipahintulot na kami masilaw ng kinang ng mga huwad na kaligayahan, kundi itaguyod mo kami ng aming makamtan ang iyong pangakong gantimpalang lantay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagot ang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Mm-hmm.
Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat dito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaluwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming
Kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinalalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumain yung lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
sa'yo. Huwag magkubli, huwag kang magtago. Sa bawat sulok ng mundo, ang lingkod mo'y hahanap sa'yo. Ang tawag ko'y iyong pakinggan, lingapin mo at kabagan. Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ayaya mo'y lumapit sa'yo. Huwag magkubli, huwag kang magtago. Sa bawat sulok ng mundo, ang lingkod mo'y hanap sa'yo. Ang tawag ko, lingapin mo at kabagan. Panginoon, aking tanglaw, tanging ikaw ang kaligtasan. Sama, ilayo mo ako. Ang sugo mong umiibig sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tulungang maisaloob at maisakatuparan ang iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine for Reconciliation
at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay inaanyayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayun din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng istasyon ng krus tuwing araw ng Biyernes sa ganap na ikatatlo ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikaapat, mga kapiyo, bahagi pa din ng ating pagpapalalim ng pananampalataya at pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma, ang ating lakbay parokya ay gagawin natin sa ilang mga simbahan sa Pampanga sa darating na March 21, 2024. Para sa mga nagnanais sumama, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya sa halagang 2,500 piso hanggang ngayong March 10 lamang. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin ang kalinisan, katahimikan at iwan ang pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalala ng kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para naan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili.